Okay. Wait lang. So back ulit tayo. Juice, good lord. Okay, so my god. Anong nangyari mga tol? Okay, so ayun nga. We're back finally. Juice, good lord. What happened, man? What happened? Okay. Oh, may napindot tayo. There you go. Ayun guys, hello po at may shoutout po sa PLDT, no? At bigla po tayo naglag. At bigla pong bumalik tayo sa mga... Ay nako, nag 10 frames per second po tayo. Ano nangyari? Anyway, I'm just getting some of the entries right now. Tingnan natin kung ano makukuha natin right now. Because hindi ko makuha yung iba, naglalag ng konti. Yan, okay. I think this is from Jay Federizo. Medyo lag yung internet, no? So, tingnan natin kung anong pwede nating ayusin. Kasi medyo inayos ko lang. Kasi there is a problem when it comes to the internet kapag nagla-live. I don't know. Probably nabablock or something. Tingnan natin. Anyway, before I start, I just want to give a very, 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 very big shout out to these people. I've been watching content recently. I mean, like what I said earlier. Ito nga, I've been watching PewDiePie's recent video. It's about copyright and all that, free use. Tapos yung mukbang Q&A ng We Do It. All of the links will be posted later sa description box. At itong collab naman ng Louis Zell. At yung nakatawa yung fries skit nila kasi sobrang relatable. At I remember so many people talaga sa mga ganyan. Shoutout sa Louis Zell. Ang ganda ng bago nilang collab and also sa We Do It. Tapos yung bagong video ni Maymay with Meryl Twins. And sobrang fun nung ginawa ni Maymay. Sobrang unique at, you know, parang very, you know, chill lang naman. So, next. Ito naman. Ang bagong video rin ni... Wait lang. Saan ba yung next ko nilagay? Oh, ni Alicia. I love the cover, yung Bitches Broken Heart. And, hi, salamat. Ang ganda ng bagong music. I love you covers talaga every now and then. So, I think that's all sa mga bago ko ma-share sa inyo. At bago tayo mag-start, kasi medyo naglalag pa ang ating net, no? At ang puti-puti ko. Ewan ko bakit, no? Kasi naglipat ako ng side ng computer ko because medyo nahihirapan ako sa kabilang side ng kwarto ko. At medyo lang naman. Medyo naglalag ng konti doon yung net. So, mas malapit ako sa router ngayon. Okay? So, I hope everything's all right now, and let's go. I think we're all good. Check lang natin yung ating net. Let me know. In a few minutes, mag-start na tayo, no? Guys, if you have time, make sure to check it out. And share nyo to sa Twitter, share nyo yung link. And so everyone can check out the free preset they'll be giving away. Gagawa tayo ng bagong preset ngayon. Fresh, new na preset. Pero di ko sasabi na kapareho bagong-bago to. As in, medyo inspired to ng mga bagong style. Pero try natin gumawa with the set, with the what do you call this, with the photos that you guys sent. Pero bago niyo send niyan, may message sa akin just a few minutes ago nung nag-start ako mag ask ng photos for you guys to send. May nag-send ng isang matinding entry, no? Idol ko rin to kasi tawa ako, bigla nag-DM to, and I guess kilala niyo to guys for sure. Si Jericho Arceo, it's your boy, Chiggy Boy. So yun nga, no, nag-send siya ng photo niya, and you know, I'm a fan of his work. Nakita ko yung videos niya for the past few months, nakita ko yung mga reaction videos niya. And soon, baka mag-collab kami, and make sure to stay tuned to his channel and my channel for the collab video. Tingnan natin kung ano magiging outcome, no, kasi sobrang fun ng videos niya. And small world, magkakilala sila nila Louis and all that. So tingnan natin kung ano magiging outcome. So, I think wag natin patagal-tagalin pa. Start na natin ang pag-edit ng video na to, no? Also, before I start, make sure to like that video below, okay? Huwag nyo kalimutan na i-hit yung like button below at let you guys know if for new preset kapag may bagong videos. Every Tuesday, may chance na magbigay ako ng preset for you and tutorials kung paano nyo gawin yung mga photos na ginagawa ko. Okay? So, wait lang. Oh, inubo ako. So, tingnan natin, ayusin lang natin ko dito kasi medyo magulo ang aking window. Tingnan natin kung ano yung mga chat ninyo. It's okay now, okay? Tingnan natin kung ano pwede photo. I think okay ito. Or ito. Yan. It's your boy, Chiggy Boy. Yan, tingnan natin kung ano pwede.
So eto very famous ngayon yung mga style na teal and orange. Tapos yung suot niya dito teal and orange niya, na kaya tingnan natin kung ano pwede nating gawin na style, no? Okay. So when you're in Lightroom, ang ginagawa ko dito, kino-compile ko siya. Medyo maarte ako when it comes to like sa pagkakaayos ng photos ko. So eto pagkaka-setup ko sa likod, I mean ng mga photos ko. I call this yung likod eh, sa library. So isang folder lang siya para hindi magulo. So ginagawa ko like for this one, ito yung last na sined. So nakaiwala yung kay Kenneth dito. So gagawa tayo ng isang folder which everyone is shown. So ito, punta tayo sa develop and then here we go. So ito na. Woo! Diyos ko Lord. Tignan natin kung ano pwede na gawin dito. So first, ang gagawin ko dito, tatry kong gawin na medyo cinematic yung feel. Kasi alam natin na parang studio yung style niya dito na may dalawang ilaw, no? So baba natin highlights. Medyo umitim siya dito. Yan. So iniiwasan natin yung maging ganito. Kasi pag ginagawa niyo yung basic na style ko na umaangat yung tag ba dito, yung mga puti, nagiging grainy ng todo yung photo. So iwasan natin. Gawin natin babaan natin to shadows para natural lang. Tapos babawiin natin yung pagiging bright sa exposure. So there you go. So dyan pala makikita nyo na medyo nagkakagulo lang ng konti yung colors, parang ang bright lahat. So if i-fade ko siya, pupunta tayo dito sa curves. Nakita nyo yung tone curves, no, sa lower left. Tataas natin. Parang malaki yan to. I think I need to fix. Ayan, para makita. Itataas ko lang sa screen, no. Yan. Okay. Oh, medyo naging faded ng todo. By the way guys, heads up lang. Yung mga low-res photos, kapag ine-edit nyo siya sa desktop, may chance na ang tindi ng reaction niya sa mga tweaks. Like for example, ito, I'm not saying na low-res yung sinend, pero kasi galing na siya sa Twitter, so bumaba na yung quality niya. So ito, konting tweak ko lang. Ang laki na ng difference, okay? Yan. Ayusin lang natin ng konting-konti lang. Okay, so taas lang natin. By the way, don't forget to subscribe to Jericho Arceo's channel. It's your boy, Chicky Boy. Maganda mga videos niya. Very entertaining, hindi siya aggressive or anything. Basta matututunan niyo rin yung style niya at ma-appreciate niyo, I swear. I do vouch for his work. Check it out. Ayan, so baba natin ng konti dito. So nakita niyo, gumagalaw yung teal parts ng suot niya. So baguhin lang natin, gawin natin medyo beach yung style ng photo. So medyo bago style ang gagawin natin dito eh. Sa clarity guys, punta tayo sa presence ulit bago tayo mag-proceed sa colors. Pag tinaas nyo to, nakita nyo medyo nagiging sharp yung photo, di ba? Na parang nagiging crispy yung dating. There you go. So mga 25 lang, hindi mo kailangan sobra. Kasi pag sinobra mo, minsan, bakit na kinakalabasan? Tapos yung vibrance, babawasan mo kahit negative 15 lang. Okay? There you go. Taas natin to. So yan, nakita nyo medyo faded lang ng konti. Hindi ganun katindi yung pagiging faded ng mga, kasi pag ginawa mo sobrang faded, lahat parang magiging hypebeast. Teal and orange, hypebeast. Blue and red, hypebeast. Bubblegum colors, hypebeast. Parang, pero gusto ko yung hypebeast na style. Pero minsan talaga, pag sinobraan mo yung style, nagiging iba yung dating. So far, nagugustuhan ko yellow, no? Ang dami ko na shoot recently na yellow. Kaya may asarap i-edit ng mga ganito eh. Yan natin kung ano pwede pang gawin. Guys, eto pa. Ilang beses ko rin sinasabi rito pero gusto ko ulit-ulitin. Yung pag-iba-iba ng color ng red, minsan iwasan natin sobra. Kasi minsan pansinin nyo, pati yung kulay ng balat nyo nadadamay eh. So yan, ayusin natin ng konting-konti lang. Tapos, taasan natin dito. And then yung luminance. Guys, ang luminance guys, hindi po ito yung pagiging iba o pagiging matindi ng colors. Pagiging bright lang to. Okay, tandaan lang natin kasi minsan po nakakita ko ng mga edit. Though, I do respect yung mga style na iba. It's just that minsan pag sinobrahan, boom, as in sobrang faded as fudge. And anyway, oy, what's up sa mga bagong dating dyan? Gabriel, Ferna, Beatrice, Dasera, tama ba? Dasera? Kenneth, nandyan siya. Shannon Vlogs, Cherisable. Ang ganda ng mga pangalan ngayon sa akin, Dominic. Though, yung sa pangalan ko, nakuha nila sa Saint. So, bless. Joke lang.
whatever your name is, guys, you have the right to be blessed or not. Yeah. Itong nakita nyo split toning, ito yung nagpapakulay overall ng picture nyo. So, ang ginagawa ko dito, minsan nag-start ako sa blue, gitna yan eh. So, nakita nyo parang, pumutla. So, ginawa ko, punta lang sa orange, tapos babaan ko lang, konting-konti lang. Para hindi ganun katindi yung color. Kasi pag tinindihan mo yan, wala na. Okay, there you go. Tapos, eto, noise reduction, guys. Eto, alam ko problema natin minsan is yung yung pag galing sa phone, grainy yung photo. Pag nandito kayo sa desktop or minsan sa phone, mapupuntahan nyo yung noise reduction na to. Ayan, nakita nyo yan, di ba? Pag tinasan nyo, nababawasan ng konti lang, not completely, pero konting-konti lang yung pagiging grainy. Baka 20 to 15, okay na yan. So siguro 15 tayo. Sharpening, hindi ko nagagalawin to kasi sharpened na masyado yung photo eh. Kasi galing na siya sa phone. So iwasan na lang po natin na maging sobrang, you know, sharp kasi mas nagmumukha siyang grainy talaga compared sa iba. Wait lang. Yan, sila Fatima nandyan, oh. Nagalit siya, hindi siya na-mention eh. What's up? Tapos eto dito, siguro tingnan natin kung ano pa babago. Yan. Okay, I think this is probably enough. Like what I said, di naman pwede, di naman lahat kailangan yung galawin dito eh. Tingnan lang natin pwede natin galawin sa mata kasi usually, like what I said before, doon ko binabawi kapag... Ay, wait lang, paano mataas to? Yan, sa mga shots eh. So, gawa lang tayo ng, kuha tayo ng brush. Yan. Okay. Next time guys, pag may chance kayo at kaya, send nyo high-res photos. You know my email. Na yung email ko nasa description box naman. Para mas matindi ma-edit natin. Okay? So, next, kuha tayo ng isa pa. Medyo matindi nangyari sa wait lang. Parang sobrang tindi ng ice. Teka lang. Okay. There you go. Okay. Parang nagalaw ko lahat. Ah. Wait lang. There you go. Wait lang. Okay. I think. Paano ba to? Yun! So I think I'm done with this photo di Jericho Arceo. What's up, Chanel? Hello po sa mga kakarating lang din at na late. Joke lang. Okay lang guys. Nagloko po kanina. Anyway, ito. Kay Genesis Ferdy, I think. Genesis Ferdy is the name. So tingnan natin kung ano pwede natin preset dito. Meron akong... Nandito kasi mga luma. By the way, papakita ko na rin kung paano tayo maglagay ng preset po. No? Kasi maraming nagtanong din. Tingnan natin kung pwede natin buksan dito ngayon. No? Sa downloads ko, meron ako ng this one. Okay, buksan lang natin kasi yan, nandito po lahat ng preset ko. Ayan, ala. Ay, mali. Mali po ang aking pinagdragan. Lagyan sa Lightroom. So, eto lahat ng presets ko, by the way. Yan. These are my basic presets. Pakita ko lang kung paano ko siya in-import. Lalo sa mga nagdi-DNG files dyan. So, here we go. Everything will be loaded in one folder. Kita niya, no? So, what I do here is develop. Tapos, kasi may mga preset ako nilagay dito. Mali-mali siya. Kumbaga, hindi dapat siya nandito. Na, ito yung mga pinagtetestingan ko dati. So, delete muna natin to. Yan. So, all of these are for free. Kung game kayo, gagawa tayo na panibagong preset maya-maya. Siguro before 9, we're gonna be presenting a new preset to everyone. At it's gonna be for free. Ito yung preset for studio shoots. Lalo na sa mga nagwa-white background dyan. Okay? So, save muna natin tong tatlo. Yung weekends of summer. Okay, so this one right here, Weekends of Summer. One, okay. Tapos number two, this is yung tinatawag ko na blue Weekends of Summer. So, slightly bluish Weekends of Summer siya. Yeah, I'll just name it WOS2.
Ang kulit, Bergs fam. I miss you guys. I can't wait to see some of you pa na hindi ko nami-meet. Sobrang nakakatuwa kayong kausap. Promise, walang sarcasm. So, ayan nga. Nakasave na po na dito sa aking folders ang mga presets. Tingnan natin kung anong gagana dito sa photo ni Genesis Ferdy. I remember na nakita ko siya ng YouTube fanfest. Shoutout po kay Genesis Ferdy. Hello po. So, tingnan natin what will work for this photo. I think I have this one right here. Ewan kung gagana. Kasi medyo, oh, medyo naging blue. Yan. Medyo naging green lang siya. Medyo umayon siya sa mga dahon, no? Kaya lang. 5 weekends of summer. Hanep. Di ba 5? Ano ba yung sabihin na 5 SOS? 5? Oh my god, nakalimutan ako, magagalit si Louie na 5 seconds of summer. Yun, 5 seconds of summer. Ah, tama ba? 5 seconds of summer. Kung naman, basta. So ayun nga, medyo greenish yung photo niya na dito, no? Shoutout kay Cherish the Ball. Hello po, hindi pa tayo nagmi-meet pero soon, let's see. Ayan, baguhin natin. Medyo bright at naging makinang ang face ni Genesis dito, no? Iwasan po natin yung mga ganun, lalo na kapag outdoor. Kasi magmumukhang sunog talaga tayo lahat. Ako, sunog ako lagi sa mga photos ko eh. Ah, seconds ba? 5 seconds. Yeah! Wait lang. Diyos ko Lord. Teka lang, ayan. Mamaya, papakita ko ano yung bagong preset. And it's gonna be for all of you guys na yellow lovers. Bakit yung yellow lovers? Parang maraming magagalit na mga politically inclined person sa akin. No? Anyway, huwag po natin dalhin ang politics sa chat na to. Let's all just have fun. Okay? Anyway, there you go. Medyo magandang... Okay sana yung pagiging green, pero parang sumobra yung pagiging green. By the way, shoutout po sa lahat ng mga Bergs fam dyan. Make sure to check out their group and yung mga channel nila. Sige, mag-plug kayo. Go! Eto po. Oh, by the way, nice ukulele. How do you pronounce it? Ukulele, ukulele, ukulele. Hindi ko alam. Kasi lagi ko naririnig eh. Oh, there. Ay, wait lang. Sumobra ang pagiging grainy. Eto guys, pag gumagamit kayo ng preset, baka mamaya na... sumobra ang edit kasi ang nangyayari dyan pati yung photo nadadama yung quality, so iwasan po natin na gamitin ng todo yung mga filter, like sabi natin kanina, sabi ko 15 yung noise reduction, no? Kahit mga 10 or 5 lang, kasi pag sinobra nyo, boom, as in lintek ang mangyayari sa photo, promise. So yan. Anyway, again, before I continue, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bukas may YouTube FanFest vlog na po tayo. Let's go, 7 p.m. po. Hit that subscribe button. Boom! Oh my god. Ito po. Oh! I forgot. Si AJ. Oh my god, sorry, nakalimutan ko. Anyway, ayun po. Tingnan natin kung anong gagana dito. Kuha tayo na ibang preset naman. Ito, Urban Playground. Meron ako isa dito. Hindi siya pang hindi ko sure, ah. Urban Playground 90s. Hindi, wag na. 2 na lang. So tingnan natin kung gagana to. Ay, hindi, may isa pa tayo, 90s 2. Dalawa yung version na ginawa ko for you guys eh. UPG. Ay, ano ba yung pangalan nun? UPG 3. Yun na lang, para hindi tayo malito. Sorry guys, medyo organized talaga ako. So ano mga gamit ko? Ayoko nang sabog-sabog eh. Ayan. Okay, so ayan. 3. And then UPG 1. Hello po sa mga bago dyan. Si Beatrice, Fatima. Hindi naman actually bago. Kanina pa pala kayo. Sa mga nandyan, hello po. Okay, medyo pink. Medyo green. Slightly green. Ayan ko kaya pwedeng gawin na dito. Eto siguro baguhin lang natin yung color kasi sobrang pink ng face nila eh. Teka lang. Hindi ko vibe. Yan! Medyo naayos natin. Kasi pag sumobra yung pink guys, avatar. Ay, hindi naman. Parang candy monsters or something. Parang wait lang. Parang malang. Ano nagbago? Ayun, may nagbago.
Shout out po sa mga admins dyan. Thank you po for organizing and, you know, taking care of the community. Hello po. Love you guys. So, ayan. Medyo naging faded lang pero ayusin ko pa. Teka. And, ito. I forgot sino yung nag-send nito. Ah, sorry. Pardon me if I forgot. May nagpapaputok na naman po sa labas. Hello po sa mga nanalo dyan. Tapos na po ang election. Ay, nako. Medyo hindi ko trip yung filter na to. Probably ito. Umiiba lang yung kulay ng minion. Ah, okay, wait lang. I think I gotta fix this one. Yo, medyo naging faded lang, no? I don't know why, pero tingnan natin. Yellow. Okay, medyo na ba? Ito, ayoko minsan pag nag-edit ng mga ano. Nung sobrang bright naman, napipindot ko ng todo yung mga sharpening. Sobrang dami na dadamay. This is Cheris Felicity Pre-etang, tama ba? Pre. Ito, I forgot si Michiko or something. Basta ganun yung name niya eh. Tignan natin ano pwedeng gawin. Up, sobrang blue. Sobrang orange. Teka lang. Paano kaya pwedeng gawin dito? I think sobrang bright. Okay, I think babawasan ko lang ng todo. Kasi, okay, ayan. Medyo naging bright kasi ng todo yung face eh. Skincare routine po pa share, ganun. Yan. Sakto lang, no? Cherry, tama, no? Cherries, Felicity, oh, boom, oh. Next time, guys, ganyan ang mga post ko na, ganyan. Kasi, dati pa alam ng nanay ko, mataba ka, tigilan mo na, Nico. Anyway, hello po sa mga nandyan. Share naman kayo ng mga family outing experience dyan, no? Yung mga kahiyahiyang moment. Ayun ako. Ayun lang. Ano pa pwede maayos dito? Ayan. Ayan. So, medyo bawasan natin pagiging sharpen kasi parang tumindi yung pagiging ayan. Ah, si Gabriel Ferna. Ayan. Yan ang mga photo, tol. Ito, ang hirap lang, guys, pag nag-edit ng mga water photos. Kapag in-edit mo ng todo yung kulay ng tubig, minsan nadadamay ka, tingnan nyo, binaba ko lang yung temperature. Boom! Smurfs ang kulay po natin, di ba? Kaya, minsan iniwasan ko rin siya. Yan. Okay. Medyo matindi pa rin ng trend ng teal and orange, pero minsan, okay lang nagayahin siya, pero minsan pag ang dami nang gumagamit, mapapaisip ka, should I not, ganun. Oy, Jericho Arceo, tol! Pwede bang pa-edit ng videos ko? Tol naman! Shout out! Ito, by the way, bro, para makita mo, ito yung photo mo pala kanina. Yan. Ay, wait lang. May ba yung kulay? Kaya lang. Medyo naging faded eh. Teka lang, bro. Yan. Shout out po kay Jericho Arceo, his boy, Cheeky Boy, no? Tama ba? Cheeky Boy, Cheeky Boy. Ano ba? Pero sabi ni Louie, Jik ang tawag niya raw sa'yo. Or Jik ang nickname mo, tama ba? Ano na bro? Guys, check nyo ang channel ni Jericho Arceo. One of my favorite channels recently. Lagi ko pinapanood yan. Boom! May nagpapapotok na naman po sa tondo. Hello po, no? Shoutout sa mga kapitbahay ko dyan. Tapos na po. Ah, ang election. Wait lang. By the way, Santa Cruzan kasi ngayon, no? Ano nakalagay? Oh, pre. Ah, Jik! Ah, okay. Kasi nung napapakinggan ko sa videos mo, bro. Akala ko Cheeky Boy. Sabi ko, Cheek Boy? Tama ba? Ayan, so, by the way, dahil kay Jericho Arceo, guys, nung nanood ako ng cover ng Agsunta, at ni J. Rowan ang nadarang. Hindi ko na makakalimutan yung mukha ng vocalist na Agsunta. Though, I love Agsunta. Pero yung nagwala na yung vocalist na Agsunta. As in, nadarang! Diyos ko talaga, ewan ko paano ko matitingnan ulit ng ganong paraan yun.
Anyway, yun. Thank you, bro. Thank you for the support. And also, shout out kay Jericho Arceo. Check nyo ang channel niya, guys. Ayusin lang natin to. Medyo naging color blue ang ating photo. Ayan. So, medyo... Ayan po. Jericho Arceo, what's up? Ayan na. Yung isa edit ko mamaya. May gagawin akong edit dyan. So, kasi meron akong papakitang preset. Sakto orange yung photo mo. Ayan, kay Gabriel Fern na ulit tayo, no? I think okay na yung photo, pero ang gagawin ko dito, medyo hindi ko kasi nagalaw ng todo to before, ayan. Yun, so wait lang, medyo, ay, ano nangyari? Okay, so, ayan. So, guys, eto, minsan pag nag-edit, huwag nyo masyado isagad yung mga numbers kasi there's a reason why it's max and minimum. So, iwas-iwas lang kasi minsan sumosobre-edit, boom! Nadadali po lahat ng edit. Ay, wait lang natin dun. Di pa tayo dyan in a bit. Ayan. Tama. I think we're good. Yun. So, Gusto po namin makita yung topless mo sa... Oh. Ay, by the way, may mga kapampangan dito sa chat. I think si Chanel. Wala si Rain eh, pero ayun. Sorry, hindi ako nakakaintindi ng kapampangan, guys. I mean, hindi ako nakapagsalita ng kapampangan, pero nakakaintindi ako na slight lang. Konti lang, konti-konti lang. Enough para alam kong galit na sa akin yung tao, ganun. Anyway, ayun po. Ito yung bago entry, isa pang entry. I forgot sino nag-send, pero mamaya check ko, okay? Tignan natin ko anong preset. Kasi minsan, guys, pag nagpa-photo, minsan hindi natin may iwasan na medyo nadadarken yung face. So, pag nagpa-photo kayo, minsan iwasan nyo na lang na tuma. Kasi ito, babrighten natin ng konti, ha? Kaya natin. Oh, wait lang. I-reset natin to. Iyaw. Yan, okay. Slight lang. O, diba? Bigla na... Wait, anong nangyari? Ayan. Ala, anong nangyari? Ba't tayo gumana? So, may technical difficulties tayo ng slight lang naman. Ayan, medyo nagkakaroon tayo ng konting brightness sa face. Medyo grainy siya, pasensya na, no? It really happens kapag nag-edit. Hindi siya nag-work at... Ayan, medyo... Tapos ano na, konti lang. Eto, next naman, kay Fatima. Medyo grainy rin siya, pero tingnan natin kung ano magagawa. I think this will... wait lang. Pink. Masyado. Eto, blue. Bukasan na natin sharpening kasi sumobra na. Ayan. Bukasan natin konti. Okay, so I think yan. Kita nyo, bluish yung damit niya. So try natin bawagin. Gawin natin white kung kaya. Kung kaya lang naman. Hindi po kaya. Pahiya tayo doon. Ah, hindi. Kaya pala. Pero hindi masyadong obvious kapag pinalit ang kulate. Ampaya. Si Doms Antaba. Si Fatima Ampaya. Si Doms Antaba ako kasi. Eto, guys. Minsan lang itong nasa chat. Si Kinet. O si Kanin. Tingnan natin kung ano pwedeng gumamit. Kasi medyo bright yung photo niya. Eto. Speaking of, no, dahan-dahan na tayo na magta-transition sa mga white na photo. So, kita niyo yung photo ni Kenneth. Medyo bright siya. So, ito mga preset natin na to. It's good for outdoors na hindi siya friendly minsan sa mga sa indoor photos na bright. So, tingnan niyo, sobrang puti ni Kenneth dito. O ni Kanin. So, tingnan natin kung ano mag-work. I think this is too much. So, ang gagawin natin, kuha tayo na isang preset ko, tapos babaan natin yung mga bright na parts. Ayan, like for this, bawasan natin. Even yung clarity kasi sobrang grainy. Yung sharpening, baba rin natin. Kasi, ang nangyayari, pag grainy na yung photo, at minsan overexposed pa siya, nagiging parang kanin. Grainy or parang langgamin yung edges ng photo eh. So, iwasan natin ha. Iwasan natin. So, ayun nga guys. I think these are the entries for today. Pero, meron tayong mga idadagdag dyan kasi habang, wait lang,
lipat tayo sa... Okay, so ayun nga. Ayun ba yan? Sobra-sobra. Anyway, so ayun guys. Wait lang. Di pa tayo tapos. I-import ko lang yung mga photos kasi medyo marami siya. Pero I need to fix everything muna. So habang nandito, habang nag-edit at naglilipat-lipat ako ng videos, or rather photos, chika-chika muna tayo. So ayun. Papakita ko ngayon sa inyo yung mga output. Teka, pakita natin para mas makita nyo na maayos yung kinalabasan. So, parang tanga na, nakikita ko yung sarili ko dito. Tapos may preview pa. Preview pa. Binabasa ko sa mga chat nyo. Anyway, there you go. Ito yung mga kinalabasan ng photos. So, for the past few weeks, ito na ginagawa ko. So, ayoko naman maipit ng todo sa isang style lang for the next couple of months. So, explore lang na explore yung ginagawa ko. So, ngayon, kita nyo orange and green ang ginagawa ko. Minsan faded. Ang hilig ko na medyo grainy. So, total nag-photoshoot kami with Ida and RJ Wolfgang. Tapos kasama sila Ed Ray Paul at Set Sail Brand. Shoutout po sa kanila. Thank you po for the shoot yesterday. It was really fun. Kasama pa sila Kat Victoriano, Victorino, and then si Diane. So, it was really fun doing that. And may stylist din kami. I forgot the name, pero ayun nga. Gagawa tayo ng panibagong set na photos and mag-import lang ako. I hope you can stay tuned sandali. Jam muna tayo, no? Yes! So, ayun yung kinalabasan ng ating session ng pre-edit, no? Ay, wait lang, anong nangyari? Yun! Yan! So, tingnan natin kung ano po ang pwede nating ayusin pa. Kasi medyo marami-rami yung photos, no? Tingnan natin kung makukompile ko kasi iiwasan ko mag-lag yung aking computer. Tingnan natin ito. By the way, if you haven't, make sure to check out Ida. Ida Siesoko's channel, si Kat Victorine, RJ Wolfgang. Meron sila mga bagong set na nag-collab kasi kami the other day. So, tingnan natin kung ano magiging output ng mga photos ko. Importing them right now. Ay, salamat guys. Ayun. Ay, salamat. So, maraming bagong edit ngayon na natututunan ko and gusto ko i-share din sa inyo. Gusto ko rin na mabigyan kayo ng basic na preset kasi may mga basic akong ginagawa as in parang base siya ng lahat and I mean lahat ng preset ko. But gusto ko ma-share ko sa inyo to kasi para maaral nyo rin kasi sobrang helpful niya kapag alam nyo eh. Ang kintab ko no kasi di pa ako bibili ng ilaw. By the way, bumili ako ng backdrop at konting mga studio setup para oh my god, hindi ko na mahulog. Yung aking videos will be or live photos will be finer or better. Gusto nyo pa mag-podcast kami soon guys? Let me know in the comment section ngayon. I-like nyo na rin yung video na to. Kasi meron tayo, magkakaroon tayo ng podcast soon at hopefully maging successful. Ma-set up namin siya na maayos. Ay, cannot wait. Ayan. Hindi, wood ang binili ko. Bumili ako ng konting wood for the background. Kaya lumipat ako ng side kasi kung gusto nyo makita, wait lang, pakita ko lang. Yung kwarto ko kasi medyo may isang side na gusto ko i-utilize eh. Wait lang, pakita ko sa inyo. Yan. Nalipat na dun yung grocery. So ang nangyari guys, dito na magiging setup ko. And yung aircon kasi nasa kapilang room. So kailangan dun mong galing lahat ng lamig. So ang mangyayari, dito na yung backdrop. Ayusin pa namin to kasi magpipintura pa ako ng room. And tingnan natin kung ano magiging outcome ng renovation na yun. Okay? So, teka lang. Balik tayo sa setup kasi nakakalat pa. Okay. Woo! Grabe ang init po sa Pilipinas. Kung mahal. Anyway. Here you go. Ano to? Podcast eh. Si Ara ay busy po. Hindi po na, baka hindi namin siya ma-invite sa Manila. Nila Louie. Or kung sino man na makasama namin sa podcast kasi di pa namin sure kung saan eh. So tingnan namin kung paano at I think may mga exams pa si Ara eh.
Anyway, before I continue, make sure to check out some of these videos right here kay Louie Duet, kay PewDiePie. Sa, yung kay PewDiePie, I think, you, it will teach you on yung meron about copyright online, kung anong idea niya. Tapos yung kay Louis, yung sa Louie Zell, yung Fries, yung kay Maymay sa Meryl Twins, at yung kay Leisha. Ayan, so tingnan natin. Okay. I think we're good, so pakita ko na sa inyo yung mga bago kong photos. So, yesterday, nag-shoot kami with, nag-collab kami ng, ni RJ Wolfgang and Edrey Paul, and then yung owner ng Set Sail Brand. Make sure to check out Set Sail Brand. They are a very young and really fun brand ng shirts and all that designs. Maganda eh. So, tingnan natin. So, this is one of my favorite photos yesterday of Ida. Ayan. So, nakita nyo, flat na flat yung color. Ang gusto ko lang sabihin, guys, eh, hindi kailangan na sa photo pa lang, eh, sobrang colorful na. So, let's see. Ayan. Kita nyo, medyo faded siya, no? Tingnan natin kung ano maging outcome nito. Alright, so, let's see what I can do right here kasi it will really help when it comes to processing it on Photoshop mamaya. So, let's see. Gagawa tayo ng panibagong preset. As in, basic na preset when you're doing a Photoshopping or hindi, mali. When you're doing a photo shoot in a white background and you want to edit it on Photoshop. Okay? Let's go. Ano flat? Oh my god, flat ka to. Mga biro nyo. Yan. Actually guys, noong una, marami nagsasabi, nakakatamad yung grabing dami ng photos. Pero, when you have presets, when you have a template, may sistema kayo sa edit, I think it will really help you guys make, you know, work faster. Make work better and efficient. Kasi, promise pag graduate nyo, hindi lang ganyan naman. Oh, by the way, shoutout sa bagong keyboard mo. Isao keyboard. Kasi binili siya ng mom ko sa Miniso and ginamit ko siya. Binigay siya ng sister ko sa akin. So ayoko na may logo. So nilagay ako na sticker. Anyway, let's go. So gawa tayo ng preset for this. It's all flat, basic settings lang. So gawa tayo ng preset for you guys. So bright lang ng konti. Oh wow, ang grabe yung pagkakabright na ito. I think, by the way, iba na ang preset guys. Kung nasanay kayo sa mga ginagawa ko, tinuturo ko before, medyo iba na siya, okay? So, ang gagawin naman, tatasan ko lang yung clarity kasi mas pag sa studio shoot, mas kita na yung details kasi nakafocus ka na sa subject rather than sa background eh. By the way, shoutout kay Ida. Ang ganda ng mga shots kahapon talaga. At yung set at yung poses niya. Sobrang napadali ang shoot talaga. Thank you so much. So yun guys, medyo inayos ko yung color kasi
gusto namin magmukha pa rin warm kahit nasa loob lang siya. And highlights, yun yung pinaka-importante. So, kita nyo guys, ang hirap kapag nag-edit ng yellow, ang damit, tapos skin tone mo is orange. Ang daming nadadamay na colors. Pero try natin i-tweak ng konti ito na mas madali at hindi madadamay yung skin tone. So wait lang, papakita ko sa inyo kung bakit hindi ko muna ina-explain kasi maraming matatamaan. Wait lang. Okay. Ang ginawa ko dito, kita nyo ang difference. Papakita ko yung difference ha. Wait lang. So, nung tinaasan ko, yung mismo brightness, using luminance, kita nyo tatlo yan. HSL, Hue, Saturation, and Luminance. Itong tatlo, yung luminance ang nagpapabright ng photo. Ang gagawin nyo, when you're editing photos like this, you have to look for the color. Like for example, you're using the skin tone and you're looking at the skin tone, you know it's gonna be under orange, red, and yellow. May chances na magenta siya, pero you have to just like focus muna sa tatlo, orange, yellow, and red. So what I did here, kita nyo yung difference, gagawin ko siyang, ito yung zero, as in zero to. Ito nasa left na to. Nung tinasa ko sa 35, 30, 30, yan yung difference. Kita nyo? Ay, sa jacket yung... So, nakita nyo, ang jacket ang tinamaan ng 30. Okay? And then, pag binabaan yung luminance, ito nangyari, it makes the photo darker. So, we have to avoid that. Kasi sobrang pangit na magiging outcome niya. It doesn't mean that you have a dark color or shade ng skin. It's not good. Hindi. Nasa theme lang na gusto ko yan. So, ito gagawin ko. And this red, ito. Misa sa magenta, may tinatamaan siya. Pero nakita niyo yung white parts siya. Ang weird, diba? Yung purple area, tinatamaan yung jacket. So, iwasan natin yan. Kasi hindi naman kailangan eh. I'm focusing on the primary colors. I want the viewers to check it. And make it look like parang you have to look at the yellow parts only. But without telling them. So, sige, continue tayo ng konti-konti lang. Ito guys. Ito yung mga settings na hindi ko pinapansin before. Like parang I don't care about this at all. Pero what I did here, ito yung sharpening. Nakita yung nasa detail siya. Yung sharpening, tinataasan ko siya. Tapos hold ko yung alt button sa keyboard ko. Hold ko yan, tataasan ko to. Makikita nyo kung yung tinatamaan. Yung mga white lines na yan, out of the black, yan yung mga nasa-sharpen area. Anong meaning kapag nag-sharpen yung area na yan? It means mas nagiging sharp at focused doon sa lines lang na yun. Ginagawa niya sharp kasi pag overall naging sharp yan, ang ganda tingnan ng photo. I'll let you see kung anong effect. Yan. I'll let go. Wait lang. Napindot ko yung alt. There you go. And there you have it. Kita niyo yung difference. Wow, medyo ingat lang po tayo sa terms o Gabriel for na
easy lang po tayo sa mga terms, baka ma-block ka dito sa YouTube ng Dioras. Anyway, sorry, I have to look at the comments below. So ito ang gagawin ko, hindi na siya ganun katindi yung colors kasi yellow kasi siya and white lang. Guys, pag nasanay kayo sa street masyado na photography, there's a chance na manibago kayo when it comes to studio kasi ang tindi ng difference ng colors. Pag sa street, ang dami kong binabago. Sa studio, wala, konti lang. So there you go. Sa noise reduction, wala na kasi makinis na yung skin talaga ni Ide. So let's see what's gonna happen here. So kita nyo, ang linis na nung shot and mas bright na, at kita nyo, nakatingin na kayo sa face. There you go. I think we're done sa basic. So anyway, shoutout dito sa neck pillow ko, Spider-Man. Anyway, there you go. Post-grap vignette, not much. Ayoko lang may vignette pag studio. Para siyang camera app. Bangit. So, ayan. Usually, hindi ko ginagalaw yung eyes kapag outdoor. I mean, indoor. Pero dito, tingnan natin kung mag-work. Kasi ang bright ng eyes at ang ganda ng contact lenses ni, ano, ni Ida. Let's see what's gonna happen here. So there you go. So I'm gonna use itong brush tool ulit. Let's just reset everything dito. Kasi naka zero to lahat kanina. Kaya lang, zero ko lang. Okay, there you go. I think we're good here. So, ginagawa ko sa exposure ko siya binabawi. Ayan. 40. Tapos, I'm using yung brush tool. Ito. Kita niya, nasa quick masking sa taas yan. Okay? And then, I'm just gonna brush over the white part ng eye. Okay? There you go. And then, this one right here. Tapos, gagawa ako ng bago. New. Okay? New. Click the new one here. Tapos, bababaan ko ng slight lang yung bright, yung exposure. Kasi, nandun siya sa lower part ng face. So, hindi siya ganun ka-bright. So, let's focus on this one. Alright. I think I'll add another size to it kasi ang weird ng color niya for me. I mean, ng eyes, not Ida. Probably 37. Okay, there you go. So ngayon ang gagawin ko, eyes naman. So new ulit. Tapos gagawin ko medyo iba na yung color na, I mean brighter yung gitna ng mata ni Ida. Okay, there you go. So medyo bright na siya, even yung dito. And I think I'm good with this one. Wait lang. There you go. And tada! Yan lang! Basic setup lang siya for all the photos that I'll be editing in this photo set. And hindi ko muna papakita lahat kasi marami pa akong ilalabas na photos. It's gonna be a collab video with, or in collab video and collab photo shoot with RJ Wolfgang. So make sure to stay tuned for our photo shoots. And wait lang. Ano ba yung napindot ko? Ba't may marka sa face? Oh! Mali. Wait lang. Spot removal. It's not supposed to be there. Wait lang. Okay, there you go. Done. There you go. I think we're done. And can't wait to release this video. And yung preset, guys, ilalagay ko na siya ngayon. It's just a basic preset, guys. Pampalinis lang naman talaga siya. For photoshoots indoors. And this is all for yellow lovers out there. Check nyo yung magiging preset niyan. Guys, comment nga kayo kung ano magandang name ng preset na to. Supposed to be, has to be something with yellow. Ay nako. Sobrang solid nung edit, yung edit ha, nung shoot kahapon kasi, damn. Ang daming natutunan talaga yesterday. Lalo na sa mga kasama ko sa photoshoot.
Yellow Lovers. Pwede Yellow Lovers, pero I'm Shay. Hala, tingnan natin to. Yeah. Dadagdagan pa na konting blue yung hair niya. Ara inspired, Diyos ko Lord, ano ba naman niya? New ulit. Sige guys, sige, hintayin ko kayo mag-send ng mga suggestions. Check natin yan. Sun rays preset. Sunshine preset. Gamit na kasi yung summer eh, yung term. Nakatatlong preset na ako ng pangalan, summer eh. What you think, guys? Send kayo. Summer sunshine. Hey, avid reader diary. Hello po. When life gives you lemons. Parang gusto ko yung lemons na name. Teka lang, tingnan natin. I think I like that. Sige, parang I'm gonna use the lemon. Lemon. Sige, I'm gonna use the lemon preset. So, ang ganito gagawin ko, papakita ko na rin kung paano ko siya ginagawa. Ang weird na meron akong pula sa leg. Teka lang. The lemon summer. Ayoko na ng summer. Avid reader, hello po. Avid reader diary, hello po. Lemon weekends. May weekends na naman. Ginamit ko na yung word na yan eh. Lemon. Ano kaya maganda? Lemon days. Pangit. Pangit ng term. Lemon love. Yun na lang. Lemon love na lang. So, yun nga. Official na. Gagawa ta. Samahan nyo ako sa paggawa ng preset, guys. Papakita ko sa inyo paano gumagawa ng preset. So, I got lemon love. Wait lang. Yeah, lemon love na preset. Total naman, meron tayong bagong preset. Gagawa tayo ng thumbnail for the preset. So, to habang gumagawa tayo, mag-send kayo ng questions, guys. Teka lang, saan ba tayo? Pakita na tayo sandali. Hello po, guys. Mga pangalan na binibigay nyo. Ang ganda. So, gagawa tayo ng lemon preset na thumbnail. At sisend ko to sa lahat na nanonood ngayon dito. You guys have the right to have a talk show dito para may balita dito. Anyway, tingnan natin. Let's see. Gawa tayo ng isang thumbnail. Ay, ano kaya pwedeng name nito? Hanap tayo ng photo. Sige. Meron akong pinupuntahan na website, which is... Hindi, wait lang. Huwag yung unsplash. Pexels. Itong Pexels na to, dito ako nagsesend lagi ng... Nagsesearch ng free and usable photos for your commercial... make sure to check out Pexels. Ano kaya? Lemon. Nagutom mo gusto. Shoutout sa Jewberry, no? Baka naman. Ano kaya magandang photo, guys? I think gusto ko to. Ay, wait. Marami pa pala maganda. I think I'm gonna go with this one. So ito, guys, yung mga nakukuha sa website at sa Pexels, it's for free. And you can use it for commercial use or anything, so work. Lalo sa mga naga-ad agency dyan, you can use this one. Free burgers ulit, Kuya Doms. Soon. So, ayan. Pag gumagawa ako ng mga thumbnails ko, meron ako format lagi. Ayoko ng masyadong maraming text. Ayoko ng punong-puno ng text na hindi ko kailangan. Nilalagyan ko ng tamang colors kasi gusto kong magamit siya na maayos doon. And, ika nga in life. Pag di mo kailangan, itapon mo na. Okay, tignan natin to. I think I'm good with this. Okay.
So, yan yung magiging base. Tapos, lalagyan ko ng text sa taas. So, tingnan natin. Ano kaya magandang font? Ano pangalan ng preset natin, guys? Alimutan ko. Kaya lang. Ano pangalan ng preset? Lemon Love. So, yeah, tingnan natin. I think this is fine. Ito yung basic ko na font. Add a new. Lemon Love. Lande? Diba guys, sa mga bagay na hindi mo kailangan, tapon mo na. Ang sinuka ay di na kinakain pa. Bow. Diyos ko guys. Ayun ako. Lemon Love. Parang di ko trip yung font. Or okay lang ba? Ganito lang ako sa pag Sunday guys. Kapag medyo tapos na sa mga work ko, gumagawa naman ng content na pwede nyong check at may free giveaways naman ako. Lemon Love. Tapos kuha tayo, gagawa tayo medyo creative daw. Ang font name is Adi New. A-D-I-N-E-U-E. New. So, ayan. Tingnan natin kung ano pwede natin lagay. Dapat creative eh. I think okay sa akin tong color na to. Tingnan natin. Yung Lemon Love. Avid Reader Diary. Pag ganon at sa tingin mo tinapong ka na, huwag mo sabihin na wala ka ng use. Mas may use ka ngayon sa iba. Don't see others as your only hope or something, guys. Chill kayo. You guys are worth something. Lemon, lemon sinta. Ah, buto. Buto o buko at papaya. Buko at papay. So, ganyan. Tapos lalagyan ko ng pirma ko. Para balagyan ng pirma. Ay, hindi, wag na. Watermark na lang. Para safe. Ano ba mga yan? Ito yung mga watermark ko. Sorry, ang OC ko kasi sa gamit. Kaya ayoko ng kalat-kalat eh. Yaw. So, ayan. Tapos na ang ating Lemon Love preset. Good for, guys, itong preset na to is good for studio and yellow outfits. Okay? Good. Ganun lang. Okay? JPEG. There you go. Nasa desktop ko siya. Ay, wait. Nasa desktop ko ba? Tama. Ayan. Andito lang siya. And now, ilalagay ko siya sa Lightroom. Okay? Ito yung process ko ng paggawa para mas madali. Ayan. It's Lemon Lover, boy. Bangit talaga nung... Hindi ako fan ni Robin Padilla, sorry ah. May good and bad shot siya sa akin. So there you go, sa Lemon Love. So ang gagawin ko ngayon, ayan, ala, naghang. Nandito na siya. Lemon Love, ayan. Ilalagay ko ngayon dyan yung preset ko. Boom, ito yung tsura niya. Ayan. Kala ko masunog na bata, no? Lemon Love. So, yan ang itsura niya. Just a basic one. May bago na naman po tayong preset. Teka, export. DNG. Lemon Love. Yan. And there you have it. Okay? Teka. Para ma... So, ayan guys. Teka, masamba ako talaga. Ayan guys. So, tapos na tayo sa paggawa ng preset. I-upload ko lang. Tapos balik tayo mamaya sa window. Tagal na pala nating live, no? Mag-isang oras na pala guys, Diyos ko Lord. Anyway, I hope you guys like this. Kung nagustuhan nyo to, hit nyo na yung like button below. Tapos, let me know kung ano pang gusto nyo makita from this live sessions. Ay nako, saya talaga mag-live. Ay nako. Balik tayo sa Twitter muna, nakita ko naman yung chat nyo eh. Medyo ma'am, sorry po sa mga nag-send at di ko na kuha ang photos. Medyo late na rin tayo nag-start naman eh. So, sorry. Gawa tayo ng bagong folder. Lemon Love. Gumagawa lang ako guys para makuha nyo. It's for free by the way. Lemon Love. Okay, there you go. DNG. Where is my folder ng DNG? Preset giveaway. Preset giveaway. Ay, wait. Dapat pala maayos to. Dapat hindi basta-basta lang yung name. Kasi...
baka maiba yung lagay ko. Export to DMG. Lemon Love. Lemon Love. Saan ba nilagay ito? Ayun. Lemon Love Basic. Yan. So, I think we're done. Nilalagay ko na lang siya sa isang folder para makita nyo ng akita nyo agad. Okay, Lemon Love Basic. Na-upload ko na. So, habang live tayo ngayon, isa-share ko yung link sa inyo. It's gonna be for free. Subscribe lang kayo dito sa channel ko. And this is yours. Eto na, wait lang, Samba. There you go, nakasave na. And ta-da! Ta-da! Ayun, thank you guys for watching today. And maya-maya mag-start na mag-work with my other stuff. And I think that's all for today. Thank you guys. Gagawin ko is pretty much gonna post this all sa Lightroom, ay sa Twitter para makuha nyo yung copy nyo. And you can send all of your requests again sa Twitter. And see you guys next week, 7 p.m. Saturday. Peace out.